Hey guys, it's me Ivy, your Batanggenya vlogger, and welcome to my channel. So if you want to know the product that if you want to know the product that I will going to review for this day, so please keep on watching. Hi guys, if hindi ka pa nakakapag-subscribe din sa akin channel, make sure na ikaw ay nakasubscribe na. And of course, i-all mo ang notification bell para ikaw ay notified sa aking mga future videos. So for today's video, ang aking i-review yung product para sa inyo is another skincare na aking trinay simula nung June 22 or June 10 hanggang July 10. Guys, 1 month ko lang ari trinay. So if you want to know kung bakit ko nga 1 month lang trinay aring product na ari, so sana easy pagpatuloy mo ang panonood hanggang dulo ng ating video. So guys, ang aking tutukoy na product din ay yung Lumiere Skin Vitals. So if hindi kayo aware guys, Lumiere Skin Vitals is ililid ko yung kanilang Facebook page diyan sa description box below at yung kanilang picture na kanilang page. Ayan. And meron din sila guys TikTok, IG, and of course, meron silang Shopee account. Gayaan na kung saan is pwede nyo i-visit yung kanilang mga accounts na yun para makita ninyo or maging aware kayo dito sa brand na ito ng skincare. So, ari guys, yung aking tinutukoy. So, ayan, pasensya na kasi naiwala or naitapon ko na, by the way, yung box na rin. Yung box kasi na rin guys is parang ano lang, yung tawag din eh. Basta yung maliit lang na ganyan na may hawakan. Pero ari guys, yung included sa kanilang loob or kanilang set. So, meron din ito yung soap, which is their glutathione soap. Meron tayo din yung rejuvenating toner. Meron tayo din yung sunblock. At lastly, ay meron tayo din yung night cream. Konting description lang guys, or pahapyaw din sa kanilang product. So, ang product nila guys, ang kinikater or kanilang kineclaim is for your skin na magiging acne free, ganyan, or kaya mga any kind of skin problems, ganyan, is kaya nilang i-treat within 7 days of continuous use. Yung guys, just like the other skincare, ganyan ating nababasa. Actually, lahat naman sila lagi sinasabi 7 days kasi guys, ang pinagbabasehan nila, syempre is yung kanilang mga users, ganyan, or kahit na sila mismo, yung may mga ari. What? May mga ari. Yung may-ari gayon ng kanilang brand na ito is na-try nila and naging effective sa kanila or nakakita sila ng improvement sa kanilang skin within 7 days. By the way guys, nagko-cost itong product nila for only 650 pesos and you can use this for at least 1 to 1.5 months. Pero saan guys, kaya kong patagalin yung ganitong class ng skincare for 2 months ganyan, less than 2 months ganyan. By the way guys, ito ay para sa lahat ng skin type, mapo-oily, acne, sensitive skin, combination skin, normal skin, dry skin. So, yun nga, kaya nga lahat ng skin type. So guys, pwedeng-pwede aris inyo. All gender, walang pinipili, mga pababae at lalaki ka man is pwedeng-pwede ito para sa atin. And this is FDA approved. No harmful chemical, worldwide shipping din sila guys. So ayun, so mga nagaano, gusto makatry nitong product na ito is, meron silang worldwide shipping, which is guys, makikita niyo yun sa kanilang Facebook account page, ganyan na talaga nagsiship sila worldwide. So in case, just like the other rejuvenating sets then every creams nila, sunblock and night cream, meron silang take 10 ml and yung kanilang toner is meron din siyang 60 ml and yung kanilang bar soap guys is I guess nasa 125 to 150 grams per bar. So yun guys, just like ng mga ginagawa niyong skincare or if ever na ikaw nakapag-try na ng mga rejuvenating sets, ganyan. So, ang paggamit lang nito is as simple as just like what you're doing sa iyong cleansing routine gayon. So, syempre, una-una is gagamitan mo ng soap. Ayan. Ari yung soap natin para ma-cleanse yung ating face, ganyan. So, at least is until 3 minutes yung kanyang nakalagay dito, 3 to 5 minutes na ililid mo siya sa iyong skin, ganyan. If ever guys is hindi ka sensitive skin. If ever na ikaw naman is sensitive sensitive skin, ganyan, is ano lang, seconds lang. Katulad ko guys, meron akong super duper sensitive skin at nililid ko siya for at least ano lang, mga at least 15 to 20 seconds ng continuous cleansing or
ano yung paghihilamos talaga ng face. And syempre, isusunod mo naman ay yung iyong toner kapag na-dry mo na yung iyong face. Sunod na yung toner, at least ako guys, gumagamit ako sa cotton ng hanggang 2 to 3 drops, okay na yun sa akin. And covered na yung aking face nitong kanilang toner. Then next naman guys, syempre for the evening, ito lang yung ilalagay nyo, yung kanilang night cream. Ayan, dot-dot lang sa buong face mo and yun, yan mo lang sa skin mo, yung i-massage lang. And then for the morning, syempre, andito yung kanilang sunblock na merong SPF 30. So yun guys, doon na tayo syempre pupunta sa kanyang mga pros and cons. And unahin ko muna yung kanyang pros dito sa set ng Lumiere Skin Vitals. So una ko talaga guys, naamoy sa kanya. Yung pang-amoy talaga, ano, yung una-una ko talaga na sanis yung scent ng kanyang product pagka-open ko. Kasi sobrang bango guys. As in, pero hindi yung bango na may ilang ka. Yung bango niya kasi, yung lalo na itong soap, isa to sa pinakamabangong soap na encounter ko sa lahat din ng mga na-try ko na na-try ko ng mga product. As in, hindi siya yung guys klase ng soap na may pagka kojic acid na yung alam mo parang may amoy papaya ganyan sa kanya. Ito talaga scented na scented talaga yung kaniyang pagka soap. Hindi ko guys ma-distinguish yung amoy niya kasi hindi naman siya floral, hindi naman siya sweet. Alam mo yung basta mabango guys yung kaniyang soap. Well, as di yung kanilang toner, yung kanilang night cream, and yung kanilang sunblock, halos magkakaparehas or magkakapantay yung kaniyang amoy. Yung soap and toner, guys, is matipid gamitin at hindi rin siya nakaka-dry ng skin, which is, yun yung gusto ko din, isa sa mga gusto ko, pero definitely nakaka-cleanse naman ang face. Ganyan, as in, hindi siya nagkakaroon ng residual using the yung soap, kasi diga, after natin maghilamos, ganyan kapag tapos toner, tapos kikis-kis mo yung ano, cotton balls, yung ano, makikita mo may mga konting residue pa na makeup. Pero definitely guys, din naman is, wala naman akong nakita or minimal lang yung natirang makeup residue sa aking skin. The next na cons, na pros na rin guys, is wala akong na-experience na sting, redness ng face, wala din siyang mga dry patches, or wala siyang pamamalat. Gayon, na ako na-encounter din sa paggamit ng Lumiere Skin Vitals na kanilang set. And by the way guys, napansin ko din, isa sa kanilang mga ingredients or sa mga ingredients nitong set na to is magkakapareho. Meron silang tranexamic, alpha-arbutin, marine collagen, allantoin, and AHA. AHA. So guys, yun yung isa sa mga napansin ko sa kanya na iisa yung kanilang mga ingredients sa bawat product ng kanilang set. And isa guys, sa nagustuhan ko pa sa kanila is pwede silang mag-retail. Ano ibig sabihin ko mag-retail? Pwede kayong bumili ng, kung gusto mo lang naubos na yung toner mo, or kaya naubos na yung cream, pwede mong bilhin ng tingi-tingi. So yun, diga, hindi mo kailangan bumili ng isang set lagi. Kasi sa akin guys, on my situation, una ko talaga naubos kadalasan ay toner. Ano, yung toner talaga, tapos sumunod na yung mga creams, and lastly, yung soap. Kaya maganda guys talaga na kapag sa isang set na katulad na rin is, pwede sila magbenta ng tingi-tingi. Kasi sa ibang rejuvenating set guys, hindi pwede, as in set mo talaga bibilhin palagi yung kanilang skincare set. So yes guys, yun lang yung mga napansin ko or mga na-experience ko na mga pros or advantages nitong product na to. So doon na tayo pupunta syempre sa kanyang mga disadvantages or cons of the product. So una-una guys na hindi ko nagustuhan sa kanya is yung feeling ko talaga, as in sobrang oily ko pagkagising ko sa umaga after ko magamit yung kanilang cream, yung kanilang night cream. As in hindi siya yung oily feeling na parang glowing skin. As in kapag hinipo ko yung skin ko, ramdam na ramdam at feel na feel ko talaga na nanginintab ultimo yung aking daliri once na mapahid ko yung oil sa aking skin. So ayun, hindi ko talaga siya nagustuhan. On that part, even though may mga na-try naman ako dati na ganyan, pero ito kakaiba yung feeling niya. Kahit na yung impromptu na bibilhin, nagagamitin ko aring cream nila, yung night cream, nararamdaman ko talaga na medyo may kalagkitan siya sa skin ko. And by the way guys, so aking skin type, oily acne and sensitive skin.
So, sa akin guys, okay lang naman yung fragrance. Pero for other ganyan na medyo talagang super sensitive when it comes to skincare na sobrang bango gayon, is hindi nyo are magugustuhan. Kasi sobrang bango talaga guys, at as in, hindi siya amoy chemical at all. And then, next naman guys, isa sa pinaka-cons niya talaga is sobra akong nag-breakout dito sa product na are. Kaya, as in, sobra. Hindi ko siya guys masasabing purging lang. Sabi ko talagang breakout na siya kasi on some part of my face, gayan, nagkaroon ako ng madalang breakout na hindi naman ako talaga bine-breakout o hindi ako nagkakaroon ng acne sa lugar na yon, especially sa noo part ko. Hindi ako guys madalas magka-pimples din eh, dyan. Pero nung ginamit ko are as in, nagkaroon ako mga butel-butel hanggang sa medyo small, medium size na ano, pimples, ganyan yung aking naranasan sa aking do. Tapos dito din, sa side ng ano ko, pisngi, ayun, dun din ako nagkaroon ng problema sa kanya yan, no? Sa ganitong side, hindi ako guys nagkakaroon di yan. Ang actually yung pagkakaroon ko kasi ng acne is due to hormonal period o kaya stress at saka kulang sa tulog at sa kain ng mga kung ano na bawal gayon. So yun, dito lang ako madalas pinatagayawat. Yan, dyan. Sa area na yan. Pero nung ginamit ko rin Lumiere, as in talaga dyan sa mga area na to ng skin ko or ng part ng aking face, sobrang lala ng naging breakout niya. Pimples kong pimples talaga, as in masasakit. Almost, ano na siya eh, cystic acne na talaga yung nangyari sa aking skin. Kaya guys, after a month of, ano nga, yung paggamit ko sa kanya, pinatanggal ko lang talaga ng 1 month, ng June 10 hanggang July 10, is itinigil ko na yung product. So ayun, after that naman guys, after a week na wala akong ginamit ganyan, ang pinanghihilamos ko lang is yung back to ano ko, regular cleanser ko, which is from Lux Organics, yung brightening MM na kanilang ano, facial wash. So yun, nag-calm down naman yung aking skin, ganyan, nalesen hanggang sa ngayon yan, okay-okay na naman yung aking skin. So, syempre guys, if tatanungin mo ako if magre-repurchase ba ako na rin, definitely ay hindi na ako bibili. Actually guys, trinay ko yung isa sa, yung toner, kahit yung toner man lang nila guys, is yung lang yung pang maging maintenance ko, ganyan, or maging as part of my routine, cleansing routine, yung kanilang cleanser, ay yung kanilang toner. Pero to no avail, hindi rin talaga siya nag-work sa aking skin. Yung ginamit ko siya for 3 days, straight, 3 days straight. Ayun, may mga pimples na naglabasan pa din sa aking skin na kung saan part nga is hindi naman ako madalas na pinipimples. Pero dun sa mga rin na pinipimples ako is hindi naman siya gaano lumalabas. So ayun, talagang itinigil ko siya and maybe hindi talaga ako hiyang sa product na rin. And guys, that's it for this video. So sana if nagustuhan mo yung aking feedback, aking review dito sa Lumiere Skin Vitals set, yan, please make sure na i-like ng video na to. And of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe and i-all mo notification bell para notified ka sa aking mga future videos. So yun na guys, and see you on my next one. Bye!